magandang gabi po sa bawat isa. Kamusta po? Ayan, another Friday po at tayo po muli ay magkakaroon ng prayer meeting. Amen. So, kamusta po? Sana po ay naging maganda po ang ating linggo. Mag-share po kami ulit at tayo po ay mananalangin mamaya-maya. Katulad po ng mga share ng ating mga kapastoran itong week na to, ay tungkol pa rin po sa guidance ng Holy Spirit. Amen po ba? So, sa mga time na to, alam ko po ang bawat isa sa atin ay marami nang natutunan pagdating po sa banal na Espiritu. Amen po. Sapagkat ang Holy Spirit po, no, katulad po ng ating pinag-aaralan, siya po ay ating comforter, teacher, comforter po siya, teacher, ano pa po, helper, counselor, advocate, amen po, at marami pa pong iba. At alam po natin ngayon ay tanging ang Holy Spirit lamang ang nagbibigay sa atin. Amen. So, ang Holy Spirit po, no, sabi niya, ang Holy Spirit give us power, truth, and strength. No, ang Holy Spirit po nagbibigay siya ng katotohanan at kalakasan sa bawat isa sa atin. Meron lang po akong tatlo, no, na ibibigay po sa inyo. At ito po yung three ways the Holy Spirit works in the life of a believer. So, ulitin ko po. Three ways the Holy Spirit works in the life of a believer. No? Sabi niya, tatlong kaparaanan, no? Amen po, tatlong kaparaanan kung paano kumikilos ang banal na Espiritu sa mga believers o sa mga mananampalataya. At alam naman po natin kung paano kumilos ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Amen po. So, number one, madali lang ito. The Holy Spirit knows us in our weaknesses. No, ano sabi niya? Alam ng Holy Spirit ang ating kahinaan. Amen. At yung kahinaan na yon ay gusto ng Holy Spirit na ipaalam sa atin at iyon ay kanyang malalakasin. Kilala tayo ng Holy Spirit, sabi niya. But He helped us in our weaknesses. So, tinutulungan niya tayo ng Holy Spirit sa mga bagay at sa mga sitwasyon na hindi natin kaya at hindi natin naiintindihan. No, yun yung sabi niya na the Holy Spirit knows us in our weaknesses. Yung ating kahinaan ay alam ng Holy Spirit. Amen. At yun ding ating kalakasan ay alam din po niya. Amen po ba? Sabi niya, kilala tayo ng Holy Spirit sa kahinaan at sa kalakasan natin. Pero sa kahinaan natin ay tumutulong siya. Ang Holy Spirit ay tumutulong po sa atin. Katulad po sa Roma chapter 8 verse 26. Ano po ang sabi niya? Basahin ko lang po. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sabihin. Amen. Sabi niya, ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin sa mga kahinaan, no? Although minsan po may mga panalangin tayo na hindi talaga natutumbok, no? Or hindi talaga natatamaan doon yung tamang pananalangin natin. At ang Holy Spirit ang siya magbibigay sa atin, amen, ng tamang panalangin. At alam niya yung kahinaan ng bawat isa sa atin. Even though, no, sabi mo, ikaw ay malakas, amen, hindi po nakikita dahil malakas ka physical, malakas ka spiritual, ang tinitignan po doon ng Diyos, amen, kung gaano kalakas, amen, na makinig sa salita ng Diyos, kung paano mo pinapakinggan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito man ay sa mabuti, amen, alam niyo po, may mga sinasabi ang Holy Spirit, eh, amen, hindi po siya nagkakamali. Pero may mga bagay at desisyon tayo na mali. Kaya nga po, sabi niya, doon sa kahinaan mo, amen, andun ang Holy Spirit. Siya yung tutulong sa'yo. Amen? So, number two, sabi niya po, the Holy Spirit teach us. No? The Holy Spirit teach us. No? Tinuturuan kanya. Tinuturuan niya tayo. Ang Holy Spirit ay tinuturuan tayo sa mga struggle mo sa buhay. Sa struggle natin, amen, alam niyo po, napakarami pong nangyari itong mga karaang linggo at ang struggle po ay talagang sobra. Pero salamat sa Panginoon dahil nandun pa rin yung kanyang Holy Spirit na gumagabay sa'yo, naririnig mo. Amen, although dumadating ka, tama lang po, na, dumadating ka talaga nanghihina ka.
na hindi lang spiritual, pati physical, nanghihina ka. Pero salamat kasi nandun yung Holy Spirit na gumagabay sa bawat isa sa atin. No? Sorry po sa word, mayabang po ang magsasabi, hindi siya nanghihina. At lahat tayo ay may panghihina. Amen? At dahil doon, andun ang Diyos, no, ang Holy Spirit ay tinuturuan kang maging malakas. Amen? Nandun ang pagtuturo niya para matuto kang manalig sa Kanya, maniwala. Amen? Sumunod. Ang Holy Spirit ay dumedepende sa Holy Spirit. Huwag kang didepende kahit kanino. Sa tao, hindi tayo pwedeng dumepende, kundi sa banal na Espiritu at sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi niya po, no, kung tayo po ay makipagbukosan po tayo, no, sa Roma chapter 8 verse 14, alam na po natin, para-paraphrase na lang po natin, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay anak ng Diyos. Tanong, tayo po ba ay talagang anak ng Diyos? Dapat po alam mo yan. Bakit? Kasi dapat nandun lagi ang patnubay ng Banal na Espiritu, kasi doon makikita na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Kaila, alam niyo po, minsan tinuturo na ng Diyos sa atin eh. Pero sorry po, may mga sadya talaga po matitigas ang ulo natin. Amen po? Sadyang hindi natin naririnig. Amen? Minsan nabibingi po talaga tayo eh. Pero nandun pa din yung habag ng Holy Spirit sa'yo, nandun pa rin na binibigyan ka pa rin niya, amen, ng pagtuturo para maitama mo kung ano man po yung ating mga ginagawang tama o mali. Amen po ba? Bilang mga anak niya, marapat lang at tayo ay makinig sa mga tinuturo ng Holy Spirit. Pero dahil sa katigasan nga ng ulo natin, hindi nakikinig, kaya nagkakamali at napapahamak. At yan po ang madalas na problema ng isang Kristiyano. Amen po? Yung hindi nakikinig, hindi sumusunod, kaya tayo ay napapahamak at nagkakamali. Amen po? Pero andun pa rin po, no, ang habag ng Holy Spirit sa atin. Alam niyo po, ano eh, sa totoo lang po, ang Holy Spirit, lagi naman pong nandyan sa atin eh. Lagi yan, kahit nga nasa sasakyan ka eh, no, marami nga pong nag-testify na minsan alam mo na mapapahamak ka na eh. Nasabi ng Holy Spirit, sa'yo, bumaba ka dyan. Kasi sinasakyan mo kasi may mangyayari. Pero minsan, hindi tayo nakikinig. No, siguro, kasi dapat na-identify mo ang boses ng Panginoon at yung hindi niya boses. Amen? Kasi may mga boses talaga na alam mo hindi sa Lord eh. At dapat alam mo yun. Paano mo yun malalaman? Sa number 3, ito yung malalaman mo kung yun ay talaga sa Panginoon. Amen po? So number 3, sabi niya, the Holy Spirit works through prayer. No, napapakinggan mo ang tunay na tinig ng Panginoon, sabi niya, ang Holy Spirit ay kumikilos sa panalangin. Amen po, sabi niya, the Holy Spirit works through prayer. The Holy Spirit will intercede for us through prayer. No, ini-intercede tayo ng Holy Spirit. Ano po ba yung intercede? No, tagapamagitan. Siya po yung tagapamagitan. Ang Holy Spirit ay nagsasabi sa atin ng ating mga ginagawa. Siya yung tagapamagitan sa atin. Sabi niya, ang Holy Spirit ang namamagitan sa atin sa pamamagitan ng panalangin. So kung prayer ka, kung lagi kang nananalangin, alam mo yung boses ng Panginoon kasi siya yung namamagitan sa inyong dalawa. Amen? So alam mo yung boses ng Diyos at boses ng kaaway. Dapat sa pamamagitan po, paano mo malalaman? Sa pananalangin po. Tayo ay kinakausap ng Holy Spirit sa ating pananalangin. So, kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at nagbibigay sa atin ng tamang instruction. Yun lang po, kailangan po lang nating makinig. Alam niyo po, sabi niya sa Rome, alam niyo po sa Romans chapter 8 verse 26, no? Ang nakalagay po doon is tagapamagitan sa atin ng Holy Spirit. As po, Holy Spirit, taga-correct. Sa atin siya ang nagsasabi kung tama o mali ang ating mga ginagawa. At minsan po, no, nagkakamali po tayo. Amen? May mga desisyon kang mali. Amen? May desisyon tayo, may mga sitwasyon na minsan akala mo tama. Amen? Pero sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, direct sa'yo, kung naririnig mo siya, mali yung ginagawa mo. Or tama yung ginagawa mo.
amin. Ang susi lamang po dito ay kailangan mo lang manalangin, makinig sa salita ng Diyos. Amen. Ano man ang nangyayari, minsan very ano tayo po eh, no? Nung andun yung time na, aha, tama to. No? Sarili mo, tama ka. Pero ang tanong, nakinig ka ba sa mensahe o tagapamagitan sa atin ang Holy Spirit? Yan ba yung sinasabi niya talaga? Amen. So, bilang encouragement po, manatili po tayong nananalangin every day. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Alam naman po natin, no, ang mga bagay na 'yan ay dapat ginagawa ng isang believers. Amen. Ang mga ginagawa po natin ay hindi yan ligid sa kaalaman ng Panginoon. At lahat ng minsan nagkakamali ka, itatama ng Diyos. Minsan may mga desisyon ka na hindi mo alam kung tama o mali. Pero dahil nakikinig ka sa Holy Spirit, lagi kang nananalangin sanggang dikit kayo ng Panginoon at ng Holy Spirit. Amen. So, manatili po tayo lagi sa presensya ng Panginoon. Lagi tayong makinig sa boses ng Holy Spirit. Kasi yun po ang susi para maging tama ang ating mga desisyon. Sige po, ito po si Pastora Eli. Yun lamang po at salamat. Amen. Maraming salamat, Pastora Leia. Magandang gabi po sa bawat isa ulit. At yung nga po, every Friday ay nandito po tayo para po manalangin at kumain ng spiritual na pagkain. Ano po? At ito nga po ay sama-samang pananalangin at ito po ay hindi natin hihintuan, titigilan kasi ito po ang susi ng kasagutan po sa ating mga pangangailangan, lalo po sa panahon ngayon. Kaya magkaroon po tayo ng joy every Friday and excitement, no, na meron tayong prayer. Okay po? Dahil ang ayaw ng kaaway ay ang manalangin ka, pero ito ay isang trabaho ng mga manggagawa o mga anak ng Diyos, dahil kung walang mananalangin, walang hindi maibibigay ng Diyos ang kasagutan niya at yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen po. Ngayon, bigyan ko lamang po kayo ng konti pong paturuan na patungkol po sa pagkilos pa rin ng banal na Espiritu sa atin. Amen po. Dahil sa isang buong linggo, ito po ang nililit sa atin ng Panginoon na bilang isang mga anak ng Diyos, kinakailangan tayo ay nakasusunod sa pagkilos ng banal na Espiritu. Bakit po? Dahil ang Panginoong Diyos, si Jesus, amin po, ay wala po dito sa lupa. Pero si Jesus, nung siya'y umalis, iniwanan niya ang kanyang banal na Espiritu para siya ang magbigay sa atin ng Holy Spirit ng guide, ng gabay, amin po, sa mga dapat po nating gawin. Tulad po ng sinabi rito sa John chapter 14, verse 12 to 17. Bibilisan ko na lang po ng basa. Ang sabi niya po rito, sinabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa nito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. 13, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko. Sabi niya, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanglibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Amen po. Pinakita po sa atin, no, na ang Panginoong Jesus ay umalis dito sa lupa, no? Kinausap niya ang kanyang mga disipulo na sinabi niya, ito ang aking mga gagawin sa inyo at hindi ko kayo iiwanan nang kayo ay walang magiging patnubay. Alam niyo po, kung ating re-reviewin, kung ating aalalahanin, si Jesus never niyang tinuruan yung kanyang mga disciple na mag-preach. Pero ano po ang tinuro niya sa kanyang mga disipulo? Ang manalangin.
Yun po ang palagi niyang sinasabi sa kanyang mga disipulo na manalangin. At ngayon po, gusto ko lang i-share sa inyo na si Jesus ay nagpapatuloy sa kanyang mga anak, amin po, na magtrabaho, na tumatrabaho pa rin ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga anak sa magitan ng banal na Espiritu. Jesus' work continues through believers by the Holy Spirit. Okay, una po, sabi niya po rito, believers work because Jesus worked. Doon po sa verse 12, kung ating babalikan yung aking binasa, sa English, basahin ko sa inyo kasi maganda po ito. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And, sabi niya doon, hindi lamang yon, and greater works than this shall be he do, because I go unto the my Father. Sabi niya ganun dito, mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, amin po, dun sa naniniwala sa mga ginawa niya rito nung nandito pa siya sa lupa, dahil sa wala na siya at ibinigay na sa atin ang banal na Espiritu, maaari natin gawin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, whoever believes in Jesus will also do the works that Jesus did. Kung ano yung mga nagpagaling siya, amin po, siya ay gumawa ng mga himala, amen, at siya ay nagturo, siya ay nagpagaling, nagligtas ng buhay, sa magitan ng kanyang banal na Espiritu na iniwanan dito sa atin. At kung ikaw ay naniniwala bilang anak ng Diyos, kasi bilang isang believers, amin po, ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng gagamitin ng Diyos para magawa mo lahat ng ito, kung ano yung ginawa ng Panginoon nung Jesus nung siya ay nasa lupa. So, sabi niya, believers work because Jesus worked. Kung ikaw ay naniniwala, magagawa mo lahat ito, mas greater pa, sabi niya rito, yung magagawa mo kung ikaw ay naniniwala at ikaw ay nagpapatnubay sa ating banal na Espiritu. Pangalawa, sabi niya, Jesus continues to work by answering our prayers. Ang ating Panginoong Jesus, nagpapatuloy pa rin po siya kahit wala po siya rito. Si Jesus ay wala nito sa lupa, pero iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu at siya ay nagpapatuloy, nagtatrabaho, amin po, sa magitan ng banal na Espiritu. Kaya kinakailangan marunong kang sumunod sa banal na Espiritu dahil ito yung kanyang iniwanan. Sa verse 13 and 14, sabi niya, nagtatrabaho pa rin ang ating Panginoong Jesus na sagutin ang ating mga panalangin sa magitan ng kanyang banal na Espiritu. Sabi niya, whenever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Sabi niya, kung ano man, sabi niya ganito, ang gusto mong i-ask sa ating Panginoon, idalangin sa Panginoon, sasagot ako kasi para mag-glorify ang Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Jesus answers prayer in order to glorify the Father in Himself. Kaya kung tayo ay dumutugon sa udyok ng banal na Espiritu, ituturo niya sa iyo kung ano yung dapat mong ipanalangin, at kung ang panalangin na ito ay nakakasunod tayo sa udyok ng banal na Espiritu, masasagot yan dahil kailangan mabigyan ng parangal ang ating Panginoong Diyos. Amen? Pangatlo, tinatrabaho niya ang lahat ng ito at ibinigay niya ang ating banal na Espiritu para trabahuin din natin ito dahil sa pag-ibig. Amen po? Dahil, sabi niya dun sa verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, sa magitan ng iniwan niyang banal na Espiritu, ang kanyang Holy Spirit na siya nagli-lead sa atin sa tamang pagsunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kinokomand. May mga command ang Panginoon. Hindi ka basta bibigyan ng kasagutan kasi may tanong siya, if, kung susundin mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. This is my commandments. Ito ang aking mga command sa iyo na dapat mong gawin. Amen po. So, hindi niya sinabi doon sa 1 Peter 2:24 na ikaw ay magaling na. Amin po.
Doon sa uling instansa lang yun, sinabi niya, magaling ka na dahil sa mga latay ni Jesus, magaling na. Pero may sinabi siya sa una at pangalawang sentence niya. Sinasabi niya doon, kinuha niya na lahat ng iyong mga kasalanan upang hindi ka na magkasala. And at that time, nasasabihin lang niya, gumaling ka na nang dahil sa aking mga latay, magaling ka na. Pero may ginawa ka. Amen po? So sabi niya, through the Holy Spirit, kailangan mong sundan ang commandment ng Diyos na una muna lumayo ka na sa kasalanan at kinakailangan mong umalis ka na sa kasalanan, hindi mo na dapat gawin yan at dahil doon sa pagsunod mo na paglayo sa kasalanan, ikaw ay gumaling. That's my commandment. And ang Holy Spirit ang mag-uudyok sa iyo na ikaw ay umalis sa kasalanan na yun. Pang-apat po na tunay na nagtatrabaho pa rin ang ating Panginoon. Yung nga po, may helper tayo na binigay niya sa verse 16 and 17. Amen po. Sabi niya doon, ang Holy Spirit, amen po, ay nagpa-fight po sa atin. The Holy Spirit is fighting for you. Bakit po? He is our strength. He is our helps, guide, comforters, advocate. Amen po. And patuloy siya ang kumikilos para masundan natin ang perpektong kalooban pa ng Panginoon sa atin. May experience po ako. One time po, dyan po sa Pilcoa, ang daanan ko, at sumakay po ako ng jeep from EDSA. Pagsakay ko po ng jeep, may sumakay na, noong pa po to, hindi pa pandemic, may sumakay po na apat na lalaki. Ang sakay po nila, una, siniksik ako dahil nandoon ako sa bandang huli. Yung apat na yon, nag-distribute po sila. Dalawa doon sa pinakalikuran at dalawa doon sa pinakadalawa at tabi ng driver. Amen po. At alam niyo po, pagsakay ng apat na yon, talagang nandoon yung kaba ko. Amen po. At nagtatangs na po ako. Nung nagtatangs na po ako, sabing ganun nung katabi ko, bumaba na tayo. Alam niyo po, pagbaba ko po namin, ang sabing ganun, nung isang, pati lahat po sila, nagbabaan sa may Pilcoa. At sabing ganun, yun daw po ay yung mga budol-budol gang na magtatapon sila ng pera, kunwari, at nahuhulog. Amin po, sabay, ho-hold upin na po yung mga nasa loob ng sasakyan, nasa loob ng jeep. So praise God, dahil nandoon po yung udyok ng banal na Espiritu, nandoon yung guide ng Holy Spirit na mararamdaman mo, ipaparamdam sa iyo ng Panginoon. Sa magitan na yon, niyon po ay binigay ng Panginoong Jesus yan, iniwanan niya sa atin na siyang mag-guide. Kinakailangan lamang po, amen, na patuloy tayong makinig at helper po natin siya. At ito po, ang sinishare ko lang sa inyo, ang Panginoong Jesus ay patuloy pa rin na kumikilos sa atin, na gumagalaw sa atin, tumutulong sa atin sa magitan ng kanyang banal na Espiritu. Nito lamang po ay, yun po, medyo konti na lang po ito. Ang anak ko po ay nagkasakit, amin po. Alam niyo po ba na bago po dumating yung ma-hospital po siya, 2 days po, kasi may prayer ako sa umaga at may prayer din po ako sa gabi. Alam niyo, 2 days na nawalan ako ng prayer sa gabi. Kasi po, merong celebration na naganap, na magkasunod. Amen po. Ngayon po, nandoon po yung bagabag ako kasi kulang yung prayer. Kulang. At alam niyo po, ikinasunod na gabi po, nung madaling araw na, that's the time po, nagkasakit na po yung anak ko. Pero alam niyo, dumating yung time doon sa ospital, dalawa lang po kami, amen po, at ako po, halos yung buong binalik ko yung prayer ng prayer, na pray ako ng prayer doon, halos yung buong room po namin ay patuloy na nandoon pinararanas ng Diyos yung kapangyarihan niya. At wala akong sinabing binanggit, kundi magaling. At nung pong inaano yung kanyang platelets, sinusubaybayan yung pagtaas ng platelets po niya, alam niyo po, yung doktor talagang sinasabi ko sa kanya, hindi yan bababa pa, hindi yan masasalinan. Ngayon sinasabi ng doktor sa akin, gusto ko yan, kumukontra ka. Kung may kumukontra, may kumukontra. Tapos po nakikita niya na yung bawat galaw po
amin po ng pagkontra sa kanya at pag sinabing si Jesus ang magpabigay ng kagalingan. Amin po, alam niyo, nakuhobya, ba't ganun, nahuhold ako, sabi niya. Yung gusto kong paggawa sa kanya, lalagyan ng swero, ng dugo ulit, hindi magagawa. Sabi niya, nahuhold, tumataas. Amin po, tumataas, sabi niya, tumataas. Pero praise God po, tumaas ng tumaas yung kanyang platelets. At alam niyo mismo yung doktor na namamangha. Amin po. Every time nagkikilos siya para lagyan po ng, sabi niya ganun, bibigyan niya ng fresh blood, namamangha siya. Pero praise the Lord, saan po yun? Dahil ang Holy Spirit, sabi niya, mag-pray ka na mag-pray na mag-pray na mag-pray na mag-pray. Totally clear. Hindi po siya nabigyan ng, naswerohan lang po siya, pero hindi po siya nabigyan ng fresh blood. Dahil po, kumilos ang Panginoon. Magaling na siya. Magaling na siya hanggang sa last minute na lang. Sabi ko, uuwi na kami. Sabi niya, hindi pa. Pero pag once na tumaas siya ng 90, sige pa, uuwi ko kayo. But praise God, humigit pa doon sa hiniling ng doktor. Kaya po kami nakauwi kaagad. Kaya purihin po ang Panginoon. Pero nakita ko sa doktor na mamangha siya. Dahil sinabi niya, ang galing. Si Lord po, sabi ko, ang magaling. Walang ibang magaling, kundi ang Panginoong Jesus. Okay po, but praise God, hindi po doon natapos. Nung kami po'y uuwi na, binigay ko po yung udyok ng Holy Spirit sa akin. Yung head nurse po nila, pinatanggap po namin. Pinatanggap po namin yung head nurse nila. At yung head nurse nila, si Shine, tuwang-tuwa po siya dahil naramdaman niya, nakita ko yung gilid ng luha niya. Amin po. At nung time nag-follow up, check up din po kami, pinag-pray po rin namin. Pinag-pray ko rin po yung kanyang doktora. Napakabuti ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo, ang Holy Spirit, ang magbibigay ng udyok sa'yo, hindi dahil sa na-hospital ang anak, kundi may ginawa pa rin po ang Panginoon na kumilos sa buhay. Amin po, nung head nurse at doktora po niya. Purihin ang Panginoon dahil kailangan ka sumunod sa udyok ng banal na Espiritu. Kinumpleto niya lahat. Magaling ang pinagaling niya ang anak ko, magaling anak ko, nakapagbigay pa ng kaligtasan. Amin po, doon sa head nurse at doon sa kanyang doktora. Amen. Hindi tayo naging mahiyain kasi ang banal na Espiritu ang nagbigay sa atin ng udyok na gawin natin ang mga bagay na yun. Kaya purihin ang Panginoon, magpatuloy tayo sa pananalangin at paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang iniwan na banal na Espiritu. Tayo po'y magpuri, tayo po'y manalangin. Hallelujah. We give you praise and glory. Ikaw ang mapupurihan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang maitataas, O Lord. Hallelujah. Na tunay nga, Panginoon, ang lahat ng ito ay kalooban mo. Hallelujah. Na kami patuloy na dumulog sa iyo, O Diyos. Dahil apart from you, we can do nothing, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikuman lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag kadakilaan mo. Hallelujah. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag kadakilaan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad.
wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa abang panahon, wala kang katulad. Good Diyos, oh tulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pantay, Panginoon, kayo ang aming Diyos noon, ngayon, Panginoon, at magpakilan pa man, Father God. Lumalapit po kami sa iyo, O Diyos. Itinataas po namin, Panginoon, ang aming bansa, O Lord God. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, at ang buong mundo, O Diyos. Ang aming Presidente Duterte hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Yes. Tinataas po namin sila sa iyo na patuloy niyo silang bigyan ng mas malalim na pagkakilala sa iyo. Hallelujah, pagmamahal at pagkatakot sa iyong salita, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang perpektong kalooban mo ang maganap sa kanilang mga desisyon, O Diyos. Sa aming bansa, O Lord God. Lord, nakikita niyo po ang kalagayan ng aming bansa, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong kaligtasan ng patuloy, O Diyos, hallelujah, na lumaganap, Panginoon, maranasan, Panginoon, ng mga wala pa sa iyo, Father God, hallelujah, nang wala pang mas malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya winawasak namin ang false religion, false doctrine, sa pangalan ni Jesus. Ano ba klase ng kasalanan sa pangalan ni Jesus ang winawasak namin in Jesus' name. At patuloy kami nagpapakawala ng kaligtasan, same and repentance, oh Lord God. Panginoon, abutin niyo po, Panginoon, ang buong bansa, Panginoon, at ng bansang Pilipinas, oh God. Ang kaligtasan na ginawa ng iyong anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah. Ay kasapatan, Panginoon, upang sa kaligtasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, oh God. Lord, ang bawat pamilya, oh Diyos, hallelujah, na tunay nga abutin mo, oh Diyos, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, oh God.
At winawasak namin ang anumang kahirapan, crap and corruption, drug addiction, sakit at karamdaman, ikaw na COVID-19, and any kind of viruses and viral disease. In Jesus' name, ay winawasak namin, pinapatay namin, tinutunaw namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala po kami, Panginoon, ng kagalingan, O God, hallelujah, O Diyos. At ganun din po, Panginoon, O Lord God, ang kaginhawan, Panginoon, prosperity, O Lord God, hallelujah. Pare God, O Lord, at Panginoon, O Diyos, yung kabanalan, Panginoon, ang patuloy na manguna, Pati God, hallelujah, at patuloy, O Diyos, lumaganap ang iyong mga anak, Pati God, na ihatid ang kanang mga iyong salita, O God. Spread the word, O your word, O Lord God. Gumamit ka ng mga manggagawa mo, Panginoon, hallelujah. At ang bansang ito, Panginoon, kung kami magpapakumbaba, hanapin ang iyong mukha, tatalik na ng aming mga kasalanan, Panginoon, hallelujah, tunay na ibabalik mo ang kaginhawaan, ang kasiglahan. Yes, hallelujah. Panginoon, ng bansang ito at ng buong bansa, O Diyos. Kaya itinataas po namin, O God, sa iyo. At mga frontliners, O Lord God, hallelujah, patuloy mo po sila, Panginoon, ingatan, proteksyonan, Panginoon, at sa mga naapektuhan, O God, hallelujah, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Comfort them, O God, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, O Lord. Tinataas din po namin, Panginoon, O God, hallelujah, O Diyos, ang Rema Pills, O Lord God, yung everyday, Panginoon, O Diyos, na pakikinig namin ng iyong salita, Panginoon, dito sa Rema, Panginoon, hallelujah. Ang mga pastor na nagbibigay ng mga mensahe mo, O Diyos, hallelujah, mula Lunes hanggang Linggo, Panginoon, ay patuloy mo nga po, Panginoon, pagpalain sila, patuloy mong i-reveal sa kanila ang mga mensahe na naayon sa iyong perfectong kalooban, at maabot, Panginoon, hallelujah, ang mga hallelujah, mga tao na nangangailangan nito ng iyong mga salita, O Diyos, na makapagpapalakas, hallelujah, sa buhay ng bawat isa, O God. Kaya pagpalain at ingatan mo, Panginoon, mga pastor na yan, O Diyos, sa kamay mga kapastoran na nagbahatid, O God, ng iyong mensahe. Ganon din ang mga workers sa kanilang training, Lord God. Hallelujah, nahayaan niyo, Panginoon, ang training na ito, lalong makapag-equip sa Panginoon sa mga, hallelujah, workers, O Lord God, na tunay na maranasan nila sa training na itong pagmamahal, Panginoon, ay encouragement, O Lord God, sa bawat magaganap na training, O God. Hallelujah, ingatan niyo po sila, Ama, sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Panginoon, ang mga kapatiran namin, mga nasa abroad, Panginoon, abutin niyo po sila, O God. Kayo mga ministering angel, inuutusan ko na bantayan, ingatan sila, aliwin sila sa kanilang mga kalungkutan. Hallelujah, sa pangalan po na yung anak ng Jesus. At Lord, hallelujah, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, malayo man sila sa kanilang mga pamilya, Panginoon, hallelujah, binibigay niyo yung joy, O God, because the joy of the Lord is our strength, O Lord, hallelujah. Kaya, Panginoon, hallelujah, comfort niyo po sila through your Holy Spirit, Panginoon, i-guide niyo, Panginoon, hallelujah, ang mga dapat nilang gawin, ingatan niyo sila, Panginoon, physically and spiritually, O Lord, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Gayun din po, Panginoon, hallelujah, ang mga under construction namin, Pati God, ng mga simbahan, O God, dito sa local, O God, dito sa Pilipinas at sa abroad, Panginoon, hallelujah, ang Canada, Panginoon, ang Saudi, ang Kuwait, O Lord God, hallelujah, gayun din, Panginoon, Arizona, Panginoon, hallelujah, sa mga bubuksan pa, Panginoon, ng mga simbahan, Lord, ikaw pong mag-open ito, ikaw magbigay ng burden, O Lord God, sa mga hallelujah, mga hahawak na ito, Father God, dahil lang buksan mo, Panginoon, sa perfectong time mo, Panginoon, hallelujah, mga simbahang ito, itinataas po namin sa iyo ito, O God, at ang perfectong kalooban mo ang maganap dito. Salamat po, Ama, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Yes, O God. Thank you, Lord. Panginoon, salamat, O Lord, sa gabing ito. Kami po ay malapit at nagpapasalamat sa aming mga napanalangin, O Lord. At Lord, dinadalangin po namin, tinataas po namin sa iyo ang Rema Evangelistic Church, ang aming simbahan. Lalo, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming senior pastor, si Pastor Boy, Panginoon, patuloy mo siyang ingatan, guide mo, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan sa araw-araw, O God. Bigyan mo sa kanya ang mga revelations, Lord, upang magamit, Panginoon, ito sa ministeryo, binigay mo sa kanya, O God, upang malaman namin, Panginoon, O God, yung mga gagawin, O God, sa aming simbahan.
Ingatan mo siya, Panginoon, sampo ng kanyang mga pamilya, Panginoon, kanyang mga kapatid sa ibang bansa. Ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang laging gumabay sa kanila, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung paano, Lord, yung kasiyahan ng aming pastor, O God, ay ang ingatan ng kanyang mga kapatid, kanyang mga kamag-anak, O God. Ingatan mo siya, Panginoon, at lagi mo siyang subaybayan, Panginoon. Bigay mo sa kanya, Panginoon, ang kalakasan na nagbubula sa iyo. Salamat, O God, at tinitin po, Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga elders, O God, mga district, Panginoon, ang mga board members, yes, Panginoon, Lord, na hallelujah. Mga ginagamit mo, ng mga elders, yes, O God, matuloy nga po, Panginoon, yes, na matuloy nga po, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna, Panginoon, na pagpapalo na nagbubula sa iyo. Tunay nga, O God, na ibigay mo, Panginoon, yes, yung love, Lord, and peace and unity, yes, Panginoon, Lord, sa mga leaders, O God. Bigay mo kalakasan, Panginoon, espiritual. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na sakit at karamdaman, yes, COVID-19, ito ba din yes, COVID variant na yan, yes, ang mga sakit Jesus na yan, name, ay hindi namin ito yes, pinapaitulutan, nililigyo ka namin sa pangalan ni Jesus, ay rebuke yung Jesus name, Jesus name. Lord, nagpapakawala po kami, Panginoon, O God, Lord, ng kalakasan, Panginoon, pag-iingat mo sa araw-araw, Panginoon, sa mga leaders and elders, O God. Tinitin po, Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapastoran, Lord, ang mga workers, ang mga members. Patuloy, Panginoon, na i-guide mo sila, Panginoon, banal na Espiritu, ikaw ang laging mamuna sa kanila, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, ibigay mo sa amin mga mensahe mo sa araw-araw, sa aming mga pastoran, Lord, Panginoon, sa mga workers, sa mga miyembro, Lord, yung vision mo, Panginoon, yes, ang ibigay Jesus sa kanila, O God, ang burden na nanggagaling sa iyo, Panginoon, na ibigay mo sa aming kanila mga puso, sa aming mga puso, Panginoon, upang matupad namin, Panginoon, ang mission na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, O God. Satanas, winawasan ka namin lahat ng paglilinlang mo sa mga yes, workers, in the mighty name of Jesus, sa mga pastor, sa mga workers, in yes, Jesus, Jesus' name, sa mga miyembro, sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga bulong mo sa pangalan ni Jesus, in Jesus name, winawasak ka namin, Satanas. Lahat ng kasinungalingan mo sa pangalan ni Jesus, yes, winawasak ka namin, ikaw sakit at karamdaman, yes, mga COVID-19, mga paghadlang mo sa paglago yes, na kanila mga simbahan, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus, pangalan in Jesus name. Jesus. Kalungkutan sa pangalan ni Jesus, kawalan ng pag-asa, winawasak ka namin sa bawat isa sa pangalan ni Jesus, in Jesus name, in Jesus name. At Lord, sa oras na to, Panginoon, O God, nakikita mo ang mga puso, Panginoon, ng mga workers, ng mga pastor, Panginoon, ng mga miyembro. Tugunin mo, Panginoon, ang kanila mga pangangailangan. Ang higit sa lahat, Panginoon, i-comfort mo sila, Panginoon. Ibigay mo ang joy, Panginoon, sa kanila mga puso, sa kanila mga labi, O God. Ano man ang kalalagayan nila ngayon, ano man ang kanilang mga dihinain sa iyo, Panginoon. Lord, sinabi mo, Panginoon, sa awit 6 chapter, verse 9, Panginoon, na kung diringgin lamang, dirininig mo, Panginoon, at sinasagot mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. At Lord, salamat sa kasagutan, O God, na binigay mo sa bawat workers, sa bawat pastor, at sa mga miyembro, O God. At ganyan din po, Lord, salamat sa malakas, Lord, na pangangatawan, Panginoon. Ingatan mo sa amang idako ng kanila mga paa, Panginoon, upang maabot, Panginoon, ang mga kalwa, ang pangiingat na nagmumula lamang sa iyo, O God. Marami pong salamat, Panginoon, at lahat ng mga pangangay kailangan nila, physical, spiritual, emotional, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-provide dito, O God. Yes, Lord. Ganun din po rin, tinataas namin, Panginoon, ang aming church planting. Lord, hindi dahil sa pandemic na to, Lord, ay kami, Panginoon, ay hindi makakapagtayo ng maraming simbahan. Oh, yes, Lord. Lord, we possess, Lord, ng marami pang simbahan, O God, na itatayo mo, Panginoon, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, sapagkat, Lord, ito yung binigay mo sa amin bago ka dumating, Panginoon, na magtayo ng simbahan dun sa mga sulok-sulok na hindi naaabot, O God. Lord, idako mo ang aming mga panyapak, Panginoon, sa lugar na yun, O God. Salamat, O God, at ganun din po, Lord, tinatas namin ang mga camping this year, Lord. Yes, O God. Salamat, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang manguna. Lord, oh, Lord, lahat sa iyo ay posible, Panginoon, O God.
at napatunayan mo na yan, O God, ng ilang beses sa amin. At itong dadating, Lord, na camping, O God, ngayon pa lang, O God, prepare na ito at nagpapasalamat kami, Panginoon. Lord, Ikaw ang gumagawa ng lahat, Panginoon, ng himala. At Ikaw ang gumagawa, O God, Lord, ng mga kaparaanan kung paano namin ito maise-celebrate, O God. Lord, yung training, Panginoon, yung camping na ito, Ama. Marami pong salamat, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo pag-alabin ang aming pag-ibig sa mga kaluluwa. Ibigay mo sa amin, O God, yung burden, Panginoon, ng bawat isa sa amin, O God. Marami pong salamat, O God. Tinataas namin sa iyo ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. At salamat sa mga kasagutan ng aming mga pinanalangin, O God. Marami pong salamat, Ama. Tinataas po namin sa iyo ito. Nagpapasalamat kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise you, Jesus, O God. Hallelujah, purihin ka, Panginoon, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah.